Madalas ka bang maka-experience ng intrusive thoughts? Yung tipong kahit wala ka namang ginagawa, biglaan na lang may mga bagay na negatibo kang naiisip at napakahirap i-divert ng attention mo doon. Yung focus mo, andun na lang. Kaya minsan hindi ka na nakakapagtrabaho ng maayos, nahihirapan kang makatulog, o kaya para bang wala ka sa sarili mo. May mga iniisip ka na mga bagay na hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na. At kahit na yung mga simpleng bagay na yon, paulit-ulit na lang tumatakbo sa isip mo at napakahirap alisin. So ang intrusive thoughts, isa itong common signs and symptoms ng anxiety disorder. And sa mga taong nagsasuffer sa anxiety, ito yung mga early warning signs na maaaring merong kang anxiety disorder or nade-develop na yung disorder sa iyo. So welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal rin akong hindi nakapag-upload. Kasi recently may mga meetings akong pinupuntahan sa Maynila. No? Tapos yung duty ko kasi madalas 12 midnight na ako nakaka-uwi. So yun, alam ko marami sa inyo nag-aantay sa panibagong upload ko. Pasensya na kayo kasi recently busy talaga ako. No? So meron akong ituturo sa inyo ngayon na simple and very effective anxiety hack na maaari nyong practicein at gamitin ngayon. So kung nakaka-experience ka ng intrusive thoughts like, paano kaya kung mababaliw na ako dahil sa sobrang bilis ng pag-iisip ko? Paano kaya kung yung mga na-experience ko is hindi talaga anxiety disorder at maaaring meron akong malubhang sakit? Paano kung totoong mangyari sa akin yung mga negatibong naiisip ko? Paano kung yung unang check-up ko sa doktor ko is maaaring may na-miss out siya doon sa laboratories ko? What if meron talaga akong sakit sa puso? Paano kaya kung may stroke ako? Paano kaya kapag may cancer ako? Alam niyo yung ganong thinking, ang dami niyong paulit-ulit na naiisip na negatibo. Kahit na wala ka pa namang basis or facts na sinabi ng doktor sa'yo. Well, sa totoo lang, ang tawag dyan is intrusive thoughts. Ito yung mga common early warning signs ng anxiety disorder. So kadalasan, ang ginagawa ng mga taong nakaka-experience nito is sinusubukan nilang labanan yung intrusive thoughts. Masyado nilang ina-analyze kung ano ba talaga ito. Sinusubukan nilang alamin kung ano ba yung nangyayari at nilalabanan nila paulit-ulit ito. Paano ba kung totoong mangyari sa akin to? Sige, search ako sa Google kung ano ba yung nangyayari sa akin. Pupunta ako sa doktor, hingi ako ng assurance at kung kani-kanino pa. Well, marami sa atin is iniisip na yung patuloy na paikipaglaban sa intrusive thoughts is ito yung makakapagpaalis sa kanya. Well, sa totoo lang, ito yung mas lalong bumubuhay doon sa cycle ng anxiety. At ito yung reason kung bakit mas lalong napoprolong yung anxiety disorder. Minsan sinusubukan yung pumakas. O ito na naman yung intrusive thoughts. Kung ano na naman yung pumapasok sa isip ko na negatibo. Ayoko nito. Ayoko talaga. Ang pangit sa pairamdam. Kung patuloy mong pinapractice yung gantong behavior, what happens is, kung masyado kang nagre-resist doon sa intrusive thoughts, mas lalong lumalakas at mas lalong tumatagal yung mga negatibo, yung mga kung ano-anong naiisip mo. So meron akong ituturo sa inyo ngayon. Para sa akin, ito yung best thing na maaari nyong gawin tuwing nakaka-experience kayo ng intrusive thoughts. Alam nyo, meron tayong isang effective technique, no? Subukan yung i-differentiate yung thoughts sa thinking. So yung thoughts, ito yung mga random na biglaan mo na lang naiisip, no? Bigla tong dumadating at bigla ring nawawala na parang bulat. At wala kang magagawa dito, no? Hindi mo pwedeng pigilan na bigla ang may maisip, no? Kasi darating yan, biglaan na lang yan darating sa isipan mo. Yung mga thoughts, no? Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng sa past, pwedeng sa future, pwedeng sa present. Mga thoughts yun na randomly, bigla mong maiisip. Minsan, bigla mo na lang maiisip. Paano kaya kung bigla ang umulan, no? Nagko-commute pa naman ako, wala akong dalang payong. Ayun yung mga example ng thoughts, no? It could be positive or negative, no? Pwedeng masaya, pwedeng malungkot, no? Naisip mo, halimbawa, ah, next week aalis kami. Merong bakasyon, magsiswimming kami. Pwede rin, ala, parang di ko na-submit or late ko na-submit yung pinapasubmit sa aking report ng boss ko, no?
Pero yung thinking, kailangan nito yung active participation mo, no? Yung attention mo. At meron tayong control dito. Maaari nating baguhin kung paano ba natin tingnan ang isang bagay or yung pangyayari sa iyo. Kadalasan sa mga taong nakaka-experience ng anxiety disorder is hindi nila napapansin, no? Hindi nila na-differentiate yung thoughts and thinking. So negative thoughts comes in and you start thinking and catastrophizing about it. So for example, parang sakit ng chest ko around my left side, malapit sa puso. Parang may tusok-tusok. Tapos pag humihinga ako ng malalim, parang hindi komportable. Ayun yung triggering thoughts, no? Randomly biglang pumasok sa isip mo. So yung thinking na kung saan kailangan yung attention and active participation mo is, la, kung ano? Ano kaya to? La, yung nanay ko, yung lolo ko, yung pinsan ko, may history sila na sakit sa puso. Paano kaya kung meron rin ako ng ganito, no? Paano kung meron akong physical illness na ganito? You start to catastrophize, no? Nag-umpisa sa thoughts, random thoughts, no? Tapos yung thinking pattern mo, ganun na. Ang haba na, nagka-catastrophize ka na, nag-labeling ka pa. Hala, baka may sakit na ako sa puso. Paano kung bigla akong ma-stroke dahil dito? Paano kung bigla akong mawala ng malay, nahihirapan ako huminga? Pansin nyo, yung thoughts, randomly, biglaan mo na lang maiisip yan. Pero yung thinking, kailangan mo ng active participation dyan. Ikaw yung mismong nagko-control kung papaano mo isipin, kung papaano ka mag-react, kung papaano mo i-analyze, kung papaano mo bigyang pansin, kung papaano mo ipaliwanag sa sarili mo yung mga simpleng nararamdaman mo. Na sa totoo lang, kaya naman pala sumakit yung chest mo is buong araw yesterday nag-exercise ka, tapos ngayong araw nag-jogging ka papasok sa trabaho nyo. Tapos wala kang maayos na pahinga, no? Masakit yung katawan mo. Na yung mga bagay na yun, maaari nating i-consider yun kung bakit natin nararamdaman yung pangit na pakiramdam. Kadalasan tayo lang yung nag-iisip ng negatibo at tayo lang yung nagpapalala doon sa mga random thoughts mo. Ngayon yung thinking, it is 100% in your control. Nasa sa iyo kung papaano mo iisipin, kung papaano mo bibigyan ng paliwanag yung mga nararamdaman mo. So yung hack dito is, yung mga random negative thoughts mo, huwag ka basta-basta magre-react dito. Huwag mo basta-basta papatulan, bibigyan ng negatibong paliwanag yung mga naiisip mo. Kasi kadalasan dito, hindi naman totoo. So kapag pinili nyong huwag pansinin at mag-react dito, meaning is, you're not actively engaged with the thoughts. So yung negative thoughts, biglaan lang dumadating yan. Biglaan lang rin yan nawawala. Basta huwag mong papansinin ito. So halimbawa, randomly naisip mo na, paano kaya kung meron sakit talaga ako, no? Hindi lang nakita ng doktor nung nagpa-check up ako. Well, that's it. Huwag nyong isipin yun, no? Huwag nyong bigyan ng atensyon, no? Huwag kayong mag-react. Mas maigi na isipin nyo na, ako, ano naman? Intrusive thoughts, anxiety, disorder, paulit-ulit na lang. Sa isang daang beses ba na naisip mo yung mga negatibong naisip mo, like may matay ka, may stroke ka, pakihin ka sa puso, mawawalan ka ng malay, nahirapan ka huminga, baka mag-collapse ka, baka mabaliw ka, kung ano-ano pa. May nangyari ba kahit isa? Di ba wala? It is because ikaw lang yung nag-i-interpret na ganun yung mangyayari sa'yo. Huwag mo nang dagdagan pa ng gasolina yung apoy, no? Na yung apoy ay yung mga thoughts mo, then yung gasolina, it depends sa'yo kung papaano ka mag-react, no? Kapag nag-react ka ng negatibo, nag-catastrophize ka, nag-negative thoughts ka, nag-labeling ka ng hindi magaganda, then parang yung apoy na yun, sinabuyan mo yan ng gasolina at mas lalong lalakas yung apoy. Mas paulit-ulit kang matatrap sa cycle mo. Mas lalong magiging aggressive yung mga negative thoughts mo. Practicein mo lang isipin na, oh, negative thoughts to. Wala namang mangyayari sa akin. Patuloy ko naman, paulit-ulit ko lang na-experience to, no? At sigurado ako sa sarili ko, malalampasan ko to. So yung thoughts, andyan lang yung panandalian.
Pero I can assure you na hindi yan magtatagal. So that's for today. Sana nagustuhan niyo yung video ko. And ayun, na-miss ko kayo, na-miss ko gumawa ng video. And lahat ng ina-upload ko dito sa channel ko is para sa inyo. Sana nakakatulong yon, no? So please don't forget to subscribe, like, and comment down below. Kung na-appreciate nyo, no? Sana mag-comment kayo kung ano man yung mga gusto nyong sabihin. And kung gusto nyong bigyan ko ng topic, no? Kung may mga tanong kayo, bibigyan ko ng paliwanag yun. So maraming salamat po. Bye!